Blessed day to all po, kapamilya. Tuesday na naman and welcome po ulit sa ating daily devotion. So kung kahapon po, ang instruction sa atin ni Lord is to deny yourself, carry your cross, and follow Him. At wala po tayong ibang aim or goal or focus kundi si Jesus Christ. PSG, to please Him, to serve Him, and to glorify Him. Ngayong araw naman po na to, meron naman po instruction si Lord. At ito po ay shinare ni Sir Henry Peter Shane na nagkwento siya tungkol sa isang creation ng Panginoon. So bago po ang lahat, manalangin lang po tayo. Ama namin nasa langit, good morning po. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa matututunan namin ngayon sa mensahe ninyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at tulungan niyo po kami, Panginoon, na makinig mabuti at maisapuso po namin ang lahat ng mensahe ninyo. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ayan po, kapamilya. Si Sir Henry Petersham ay may shinare about sa isang woodpecker, isang ibon. Matututo talaga tayo sa mga creation ni Lord, no, mga kapamilya. So, ang title po natin ngayon is The Foolish Woodpecker. Paano siya ka-foolish? Ganito daw po kasi yon. Ay, sobra daw po silang excited pag January and February kasi malamig na time yon. At yung mga time po na yon, naglalagay sila ng pagkain, bird seed sa feeder. Ay, nakita niya po itong woodpecker na to. Dati-rati kukuha doon, tapos itatago niya sa bark ng tree. Eh ngayon, nung nakita niya, kinuha niya yung mga seed, tapos dinidikit niya doon sa gilid ng feeder, yung lalabasan ng napakaraming seed, pero doon niya din nilalagay at doon niya tinitipon. So ito pong si Sir Henry, sabi niya, napaka-foolish naman tong ibon na to. Pero mo, yun nga yung pagdadausan o lalabasan ng seed, doon niya pa sa gilid-gilid pinagtatatago. Sabi niya. Ano ngayon? Sabi niya, one morning at breakfast, he was watching the foolish woodpecker. Hinahide niya yung provision sa crevices ng feeder, yun nga po. Pero alam niyo po ba, may na-realize si Sir Henry. He realized that God was reminding him of his own carnal tendencies. Alam niyo daw po kung bakit. Kasi kung minsan daw po, tinatawanan niya yung ibon na ganun, andyan lang naman yung source, pero maaaring naisip niya na baka maubusan, baka mawalan siya ng pagkain. Pero tumama sa kanya yung pangangantsaw niya sa ibon, tumama sa sarili niya. Oo nga. Kasi kung minsan, sabi natin foolish yung ganun, pero aminin, minsan nandun pa rin tayo sa punto na nagwo-worry ka pa rin. Nagwo-worry na paano na future, yung kakainin namin, yung dadamitin natin, yan mga yan. So yan po ang sinasabi nung ni Sir Henry. Matuto po tayo na kung minsan tinatawa din yung ibang creation ni Lord, pero tayo ang pinakadakilang foolish. Kasi bakit daw po? Ito po ay hango doon sa ating verse ngayon na Matthew chapter 6 verse 30. Sabi niya po doon, bago po, sabihin ko po muna yung pinaka ano niya ha, na sinasabi niya. Sabi po niya doon, nasaan na? Yet I tell you that not even Solomon in all splendor was dressed like one of these. Oh, ito na po, yung 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow and is thrown into fire, will He not more clothe you? Oh, you of little faith. Ayan. Ang foolishness po pala na
Kumbaga, nag-worry tayo sa mga bagay-bagay, sa mga material na bagay. Diba? Sabi nga po ni Pastor Bubot, battle against materialism. Eh, yun daw po isang sign na napakaliit naman ng pananampalataya natin sa Panginoon. Oh, i-rate nyo nga po yung sarili nyo. I-rate nga po natin yung sarili natin. At matuto po tayo dito sa, eh yun palang nag-worry tayo is a foolishness in front of God. Kulang tayo ng tiwala sa Kanya. Sabi nga po, pagka binabasa natin yung pinaka-verse, ibasahin po natin mula sa taas yung buong paragraph. So, ang title po kasi nito, kung titingnan ko dun sa Bible, is Do Not Worry, Kapamilya. Worrying means you have little faith in God. Worrying about, lalo na pagka sa mga material na bagay, ipinapakita po lang natin dun na napakalit naman ng pananampalataya natin at tiwala sa Diyos. Basahin ko po ha, sabi niya, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. Pero hindi po sinabi ng Panginoon na magtrabaho ha, kasi we are given a responsibility katulad ni Adam, di ba? Bago blines siya ni Lord, meron siyang ginawa at ang Panginoon ay ayaw sumangatangan. Pero sabi niya, huwag yung worry ng worry to the point na kumbaga eh, yung nawiwendang ka na kaagad sa mga maliliit na bagay. Or about your body, what you will wear. O yung iba, gusto pa yung mga may mga signature. Eh, hindi naman ganun ka, ano yung ano, di ba? Ka-importante ang dadamitin mo. Nasa, nagdadali yan. Naks. Ayun, malayo na po ako. Is not life more important than food? Kasi daw po, ang buhay mas mahalaga sa pagkain. Oh, pero, di ba, makakakain kahit na dalawang beses nga, isang beses lang kumain sa isang araw, hindi ka mamamatay. And the body more important than clothes. Magpasalamat po tayo at yung iba nga, walang kamay, walang paa, di ba? Ikaw, kumpleto. Ang flawless pa. Oh, di ba? Tapos, look at the birds in the sky. They do not sow or reap. O, tamo, hindi daw sila nagtatanim. Hindi rin sila nag-harvest or store away in barns. And yet, our Heavenly Father feeds them. Ito naman po, di ba? Are you not much more valuable than they? Tingin mo ka, pamilya. Ikaw ba'y mahalaga sa Panginoon? Ikaw yung ibon nga, eh, hindi pa bababayaan ng Panginoon. Ikaw pa, sabi. Who of you, by worrying, can add a single hour to your life? Oh, yan, pakatandaan po natin. But saan po daw, pag nag-worry tayo, eh, hahabang buhay, eh, hindi, lalo tayo nagkakasakit. And why do you worry about your clothes? O naman, problema ka ba sa isusot mo? Ibang mga kabataan, naku, gusto ang sapatos, mga may, mga Nike, gusto pa, yung mga damit, eh, mga bench shop, mga ganyan, na naiinggit, o naman, problema, o nahihiya pagka simple lang ang damit. Sabi ng Panginoon, eh, do not worry about your clothes, kapamilya. See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Pero, sabi niya, kahit nga si King Solomon na sobrang yaman, eh, hindi nakapagdamit ng katulad ng mga bulaklak, sabi niya. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? O you little faith. Parang sinasabi natin na parang si Lord hindi tayo mahal pagka ganun. Kaya wag po tayong nag-worry ng sobrang-sobra. Mayla, wag mag-worry. So, do not worry, sabi ni Lord. So, yan po yung pinakasinasabi ng Panginoon natin ngayon. Because worrying means you have little faith in God. Do not worry, saying what your clothes
what you shall eat, what you shall drink, and what shall we wear. O, proven na po yun, mga pamilya. Tignan nyo. Aba, yung buong 2 years na may COVID tayo, na halos mawala, wala tayong trabaho, halos wala tayong ayong source of income, talagang nalugmok. Pero pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Aba, eh yung COVID nga, tatabangan natin eh. Kaysa nung ngayon wala na tayong COVID, diba? O, yung provision ng Panginoon, totoo. At totoong ipoprovide niya yung need natin, not wants. Ano pa, sabi niya, for the pagans run after all these things, materialistic. And your Heavenly Father knows that you need them. Kaya pagkakailangan mo, tignan mo. Isang araw, pagkakailangan mo ng shoes, di ba? Parang, mamaya may mabibigay sa'yo. Di kaya, pagkailangan mo ng pagkain, mamaya may nanay ka, magpapadala na lang sa'yo ng panglechon, kawali. O, di ba? Mga ganyan. Alam ni Lord, lalo na pag isusurprise ka niya, mamaya may magbibigay sa'yo ng bagay na kailangan mo. Pero ano daw po ang dapat ginagawa natin kaysa nag-worry tayo sa mga material na bagay? Sabi niya dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given unto you as well. Kaya unahin po natin ang Panginoon. Prioritize God in our lives. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Naalala ko po ang Auntie Marlene ko niyan. Birthday niya noong July 8. Yan ang motto niya parati. Sabi niya, do not worry about anything. Hayaan mong mag-worry yung worry sa sarili niya. Eh dito pala nakuha ng auntie ko yun. Each day has enough trouble of its own, kapamilya. O nga po eh. Yung hinaharap pa lang natin, hindi na magkandang mayaw sa gagawin. Eh, iisipin mo pa yung kung ano-ano sa susunod at sa isang linggo at sa future. Iba, hanggang future yung iniisip. So, ano sinasabi sa atin ng Panginoon bilang true believers, bilang disciples ni Lord? Kapamilya, don't worry. Don't worry. God will provide what we need. But seek His kingdom and His righteousness. At makikita natin na pag inuna natin si Lord at finocus natin sa Kanya, magfo-flow na lang yan eh. Maaayos lahat yan. Kaysa isip ka ng isip, eh wala namang magagawa. Sabi nga ni Jesus mismo, sabi to ni Jesus eh, you cannot add a single hour in your life if you worry. Kasi nga po, lalo tayong mamumroblema at lalo tayong magkakasakit. Ayan, sabihin natin sa ating sarili, sa Mayla. So, ayan po, paalala sa atin ng Panginoon, mga pamilya. Do not be foolish. Tandaan po natin na we are valuable in the eyes of the Lord. At mahal na mahal po niya tayo. Gawin lang po natin yung best natin. Huwag magpakatamad, gulaw-galaw, at unahin natin ang Diyos. At sa lahat ng ginagawa natin, please Him, serve Him, and glorify Him. Prioritize God and all these things. Yan naman po ang promise ni Lord will be added unto you. O, diba? Parang na ipakita natin na we have that faith in Jesus. We trust Him in everything. Kaya, move your body, wiggle your belly, pero alam nyo, God pa rin ang una. So, ayan po ang ating devotion for today. Sana po na-encourage po kayo at naintindihan nyo po yung instruction ni Lord sa atin. Pray na po tayo. Lord, salamat po sa paalala ninyo. Alam ko po, isa po ako sa mga taong nag-worry sa mga bagay-bagay, at hindi po lang ako kundi siguro Lord lahat kaming nanonood, may times nanliliit yung aming pananampalataya sa inyo. Kaya po humingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Maalala po namin na
ganun yung kami kamahal at mas valuable kami sa mga ibon. Mas valuable kami sa mga bulaklak na kredite ninyo. Pero sila, Lord, ganun yun na sila pinapahalagahan. E paano pa po kami bilang mga anak nyo? Kaya nga, Panginoon, salamat po sa paalala. Tulungan niyo po kami to focus on you alone. To seek you first, Lord. At makita po namin ang pangako niyo sa buhay namin that all the things that we need, Lord, will be added. Bonus na lang po yun. We love you, Father God. Forgive our foolishness. Help us to grow. And Lord, lalo na yung faith namin sa inyo. This we ask in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po!